buko pie, cassava cake, leche flan, isa ba yan sa mga gusto mo? E paano kung yung lahat ng yan pagsamasamahin natin sa isang recipe? Yung lahat ng cravings mo ay masasagot ng isang kainan? Tara na po at umpisahan na natin gawin. Isang kilong cassava or kamoting kahoy yung aking binili, binalataan, hinugasan, then biniyak ko po ito, tinanggal ko po yung ugat na nasa pinakagitna. Pinood processor ko po ito pero pwedeng-pwede naman pong yadyarin, then tinimbang ko po muli, 735 grams na lang po. Hindi ko po ito pinigaan, ang ginawa ko lang po, nilagay ko lang ito sa salaan, then hinayaan ko lang po ng 30 minutes. Haluan naman po natin ito ngayon ng asukal at powdered milk. Any brands po ay pwede nyong gamitin. Then dito po maglalagay tayo ng cassava flour. Tutulong po ito para sa mas smooth na texture ng atin pong recipe. Pero if ever na talagang hindi po ito available, pwede naman pong tanggalin nyo na lang. Bawasan nyo na lang din po ng 1 half cup yung ilalagay nating evaporated milk. Naglagay na rin po tayo ngayon ng condensed milk at evaporated milk. Haluin na po natin ito ngayong mabuti. At dahil nga po ini-aim rin natin yung lasa po ng buko pie, syempre dapat lang po tayo ritong maglagay ng buko. 2 pirasong kinayod na buko yung nilagay ko rito, pero nasa sa inyo na yan kung gusto nyong bawasan or mas dagdagan pa. Haluin lang po natin mabuti at dapat po sa puntong ito ay nagpapakulo na po tayo ng tubig sa ating steamer. 12 inches by 8 inches rectangular aluminum pan yung gagamitin ko rito. Pahiran lang po natin ng butter or margarine yung pinakailalim. Ganun na rin po yung pinakagilid. At bukod po dito sa ating pan, makakagamit rin po tayo ng medium size na llanera. Kung puro medium size na llanera po yung inyong gagamitin, makakapaglagay po kayo sa 6 na llanera. I-steam natin ito over medium high heat. Yung ating 12 by 8 inches na pan, 1 hour and 30 minutes. Yung ating naman pong medium size na llanera, 40 minutes po. Habang ito po'y ating ini-steam, gawin po muna natin yung ating leche flan toppings. Paghalu-haluin lang po yung egg yolk, condensed milk at evaporated milk. I-mix lang mabuti sa kasalain bago po natin ito isasalang sa ating kalan na ang lakas ng apoy ay medium-low heat. Lulutuin po natin ito habang patuloy na hinahalo hanggang sa medyo lumapot. Para po magka-idea kayo, inurasan ko po ulit ito, inabot lang po ako ng 10 minutes. Ito na po yung ating nalutong buko cassava. Bago nyo nga po pala ito hanguin, siguraduhin nyo mag-toothpick test kayo para malaman nyo talaga na luto na po hanggang sa pinakaloob. If ever na kulang pa, mag-add lang po kayo ng ilang minutes hanggang sa ito po ituluyan ng maluto. Ilagay na po natin ngayon sa pinakaibabaw yung atin pong nilutong toppings. Then, i-spread lang po natin ito. Ito pa lang po, pwedeng-pwede na natin kainin dahil pareho naman po itong luto. Pero mas masarap po ito kapag medyo toasted po yung pinakaibabaw. Pwede nyo rin po itong gamitan ng torch or isa lang sa preheated oven ng 180 degrees Celsius ng 15 minutes na ang init lang po ay yung nasa may pinakataas. Kung sakaling gusto po natin itong i-slice or ilipat po ng container, palamigin po muna natin ito. And tcharan! Heto na po mga palalabs ang ating buko cassava de leche. Na hindi na nakapaghintay kuhanan pa ng video, tingnan niyo po itong ating nasa llanera, halos nasa kalahati na. Napakabango at talaga naman po mga palalabs, napakasarap po ng lasa. Tamang-tama, saktong-sakto lang po talaga yung tamis para sa akin. Malalasahan mo yung buko, yung cassava, yung leche flan. Talaga namang 3-in-1 yung sarap ng ating nilutong kakanin ngayon. At yung texture po, bukod po doon sa texture ng buko, smooth na smooth po talaga. Yan po yung naitulong ng paglalagay natin ng cassava flour. Sana po ay muli ako nakapagbahagi sa inyo ngayon ng isang makabuluhang video. Makatulong po sana ito sa inyo. Lalo na ngayon may darating tayong mga espesyal na okasyon, pwedeng-pwede nyo po itong gawing pangnegosyo. Sa mga may requested recipe, don't hesitate to comment down below.